Check. Okay. So for today, tuloy natin yung discussion about machines. And today we will discuss equivalent states. Okay, so occasionally we may find the two finite state machines perform the same task given the same output strings or the same input strings but contain different numbers of states. The question arises that some of the states are essentially redundant. We may wish to find a process to reduce the number of states. In other words, we would like to simplify the finite state machine. So, yung gagawin natin ngayon, kasi sa minsan daw, merong dalawang machines na magkaiba. When we say magkaiba, magkaiba ng number of states. Pero parehas lang yung kanilang ginagawa. When I say ginagawa, parehas pa nag-input ka ng string sa machine A tsaka B, same string, same output din yung ilalabas. So, ibig sabihin, parehas lang sila ng ginagawa. Pero magkaiba sila ng number of states. So, at this point, ang concern natin is i-minimize yung number of states to the minimum number of states na kailangan ng machine na yun. Okay? Okay, so the answer to this question is begin by the minimization process. However, to describe the process, this process, we must first study the equivalence of states in the finite state machines. So, kailangan natin maintindihan muna kung anong ibig sabihin ng equivalent states. Ito ay from your set theory. Malaking bagay yung set theory dito, especially doon sa equivalence relation na kung saan may mga equivalence classes. Relate na lang natin later. So, let's define. We say that two states, S sub I and S sub j, elements of S, are one equivalent denoted by this symbol. Read as S sub I is one equivalent to S sub j. If W of S sub I comma x is equal to W of S sub j comma x, yung W is the output function for every x element of I. Similarly, for every k element of natural numbers, we say that two states S sub I and S sub j, elements of S, are k equivalent denoted by S sub I is k equivalent to S sub j. If W of S sub I comma x is equal to W of S sub j comma x for every x element of I raised to k. Here, W of S sub I comma X sub 1 up to X sub K denotes the output string corresponding to the input string X sub 1 up to X sub K. Starting at state S sub I. Furthermore, we say that two states S sub I and S sub J, elements of S, are equivalent denoted by this without subscript. S sub I is equivalent to S sub j. If S sub I is k equivalent to S sub j for every k element of N. So that's the idea. The ideas that underpin the minimization process are summarized in the following results. Proposition 6.6a, letter A. For every k element of N, the relation k equivalent is an equivalence relation on S. So, magkakaroon tayo ng equivalence class dito. Kasi nga, equivalence relation yung k equivalent.
That's letter A. Letter B, suppose that S sub I and S sub j element of S and K is an element of natural numbers and K is greater than or equal to 2 and that S sub I is K equivalent to S sub j, then S sub I is K minus 1 equivalent to S sub j. In other words, K equivalent plus S implies K minus 1 equivalence. So, ang ibig sabihin dito, nga, sinabi nga, no, yung S sub I is K equivalent to S sub j implies they are K minus 1 equivalent. Kung sila ay 5 equivalent, kung si S sub I is 5 equivalent to S sub j, automatic sila ay 4 equivalent, 3 equivalent, and so on. So, ano ba yun? Hindi tayo pataas, bababa tayo. Hindi porkit 5 equivalent sila, automatic sila ay 6 equivalent. Hindi yun totoo. Ang totoo is kung 5 equivalent sila, sila ay 4 equivalent. Ang ibig sabihin, pwede mong i-conclude yung pababa, hindi yung pataas. So, para mas maintindihan, ganito yun eh. For example, kayo ay magkaklase ngayon third year as BS Math. So, hindi natin po pwedeng sabihin na kayo ay magiging magkaklase pagdating ng fourth year. Pero, pag kayo, ang sinasabi dito is pag kayo magkaklas ng third year, sure yung magkaklas kayo ng second tsaka first. Especially, if you are in the South Campus, no, as BS Math third year, let's assume na there's no transfer or shifter from other courses. Kung kayo ay magkaklase ng third year, sure yun na magkaklase kayo ng second year at first year. So yung pag-conclude natin dito, hindi po pwedeng pataas, pababa. Yun yung sinasabi ng letter B. Again, suppose that S sub I and S sub J are element of S and K is an element of natural number and K is greater than or equal to 2 and that S sub I is K equivalent to S sub J, then S sub I is K minus 1 equivalent to S sub J. In other words, K equivalent implies K minus 1 equivalence. Okay? Okay, number 3, letter C. Suppose that S sub I and S sub J are element of S and K is an element of natural number, then S sub I is K plus 1 equivalent to S sub J if and only if S sub I is K equivalent to S sub J and B of S sub I gamma X is K equivalent to B of S sub J gamma X for every X element of I. So that's the condition para masabi mo na sila ay magkaklas sa mas mataas. So, sa K plus 1. Yung K minus 1 kasi automatic yun eh. Yung K plus 1, kailangan mong i-test kung sila ay magkaklas pa. Okay? Mamaya makikita mo yan sa example natin. Okay? So, yan yung tatlo na under sa Proposition 6A na gagamitin natin sa minimization process. So, itong minimization process, ang goal nito is ibaba ang number of states ng finite state machine sa pinakamababang number. Okay? Okay, so let's talk about minimization process. In the earlier discussion concerning the design of finite state machines,
We have not taken care any to any we have not taken any care to ensure that the finite state machine that we obtained has the smallest number of states possible. Indeed, it is not necessary to design such a finite state machine with the minimal number of states. Hindi naman porkit marami yung states mo, mali ka na. In our earlier discussion. So, pero dito, kung gusto mong i-minimal yung number of states, ito gagamitin mo. So, pwede yan, mag-design ka muna, tapos gamitan mo na minimization to ensure that you are using minimum number of states para sa machine na yun. Kasi when your machine is in the minimum number of states, yun yung simplest representation ng machine. Alam naman natin kung mas maraming states, mas maraming transitions kasi automatic yung transition niya sa 1, input 1 tsaka input 0. So, mas magulo yun. So, kaya kung mas kukunti or nasa minimum number of states ang machine mo, simplest yung machine mo. Mas madali yun. Okay? It is not necessary to design such a finite state machine with a minimal number of states as any other finite state machines that perform the same task can be minimized. Yung sinasabi niya. Okay, pwede kung makapag-design ka ng machine na maraming states, pag ginamita mo nito, o kanyari, merong limang estudyante na nakapag-design ng iba't ibang klase, iba't ibang itsura ng machine pero isa lang naman ang ginagawa. For example, yung pattern recognition machine natin last time will recognize this string pero si student A mayroon siyang nagawa na machine with 5 states. Isa naman with 6 states, yung isa naman with 7 states. Let's assume na wala silang mali, halos talagang na masunod yung condition ng problem. Yung lahat ng yon ay pwedeng i-minimize gamit itong minimization process. Na kung saan yung limang estudyante na yon na may iba't ibang klase ng machine ay babagsak sa isang klaseng machine kasi nga i-minimize niya yung machine na ginawa niya. Okay? So, let's start. Yeah, this is minimization process. This is the process. This is the algorithm. This is the steps kung saan tuturuan tayong mag-minimize ng machine. Okay, number one, start with K is equals to 1. By examining the rows of the transition table, determine the 1 equivalent states, denoted by P sub 1, the set of 1 equivalence classes of S, induced by 1 equivalent. Okay? So that is, we start with P sub 1. Yung 1 equivalent, hahanapin mo yan. Mamaya makikita, basahin ko muna. Number 2, let P sub K denote the set of K equivalent classes of S induced by K equivalent. In view of proposition 6A of B, we now examine all the states in each K equivalent class. Excuse me. We now examine all the states in each K equivalent class of S and use proposition 6A of C to determine P sub K plus 1, the set of all K plus 1 equivalent classes of S induced by K plus 1 equivalent. Okay, mamaya, makikita mo yan. Number 3. If P sub K plus 1 is not equal to P sub K, take note, if P sub K plus 1 is not equal to P sub K, then increase K by 1 and repeat step number 2. Then,
Repeat lang ng repeat. Loop lang ng loop hanggat hindi sila nag-equal. Pag equal na sila, that's number 4. If P sub K plus 1 is equals to P sub K, then the process is complete. We select one state from each equivalent class. Okay? Kasi yung we can select one state from each equivalent class. Kasi kung sila ay magkakasama, kunyari tatlo yung state sa isang equivalent class, isa lang pipiliin mo doon. Matatanggal na yung dalawa. So mare-reduce mo yung machine mo ng dalawang states. Pero minsan marami. Para ma-demonstrate or maintindihan natin yung mga binasa at in-explain ko, sagutin natin itong example natin. Example 6.6.1. Suppose that I is equals to O and that is equals to the binary alphabet 0 and 1. Consider the finite state machine with the transition table below. Okay? So, this is the transition table. Alam niyo na yan. So, ang una natin gagawin is to determine P sub 1. Ayaw niya. Ay, gumana. Wait lang. Yan. Gumana na. Okay, so we need to determine P sub 1. So, paano ko malalaman kung ano yung magkakaklas sa aking P sub 1? So, titingin ka sa W. Ito yung W column natin, yung output function natin. So, dito sa ating table, makikita mo may class of 0, 1, class of 1, 0, class of 0, 0, class of 1, 0. Okay? So, si S1 is class of 0, 1. 0, 1. So, gawa tayo ng S1 dito. Bukod kay S1, meron pa ba bang class of 0, 1? May nakikita pa bang 0, 1? Wala na. So, i-close natin yan. Anong ibig sabihin yan? Si S1, by the way, si S1 ay starting state. If not indicated, S1 is always starting state. Okay, so si S1 ay walang kaklas na iba. So, malungkot ba si S1? Actually, kahit wala siyang kasama, hindi niya kailangan malungkot kasi ang ibig sabihin niyan, dahil wala siyang kasama sa class, hindi siya matatanggal sa process ng minimization. Okay? Okay. The second class of P1 is the class of 1, 0, and observe that S2 is 1, 0. Aside from S2, we have S5 is also 1, 0 and S6. Okay? That's the second class. The second class is class of 1, 0. And the class of 0, 0 is S3 and S4. Okay. So, this is my P sub 1. Complete na yan. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Okay, so I hope maliwanag yon kung paano ko kinuha yung P1 ko. Titingin ka lang sa output. Sa output. Okay? Ngayon, itetest na natin yung P2. Ngayon, si P2, saan ako? Sabi niya sa number 1, start with K is equals to 1. By examining the row of the transition table, determine the 1 equivalent states denoted by P1, the set of 1 equivalent classes of S induced by 1 equivalent. So, yun, nakuha ko na ngayon. Ngayon, sa number 2 naman, let P sub K denote the K equivalent class. So,
aalamin na natin yung magkakasama ngayon sa ating P sub 2. So set natin, let K is equals to 1. Let K is equals to 1. So we need to determine the classes of P2. So obviously, si S1 ay hindi matatanggal, nandyan na siya. Subukan natin si, kung magka-class si S2 tsaka si S5. Check natin si S2 tsaka si S5. S2 and S5. Is S2 is 2 equivalent to S5? So, paano natin itetest yun? Itetest natin gamit yung kanina. Sabi dito, sa letter C ng proposition 6A. Suppose that S sub I and S sub J are element of S and K is element of natural numbers, then S sub I is K plus 1 equivalent to S sub J if and only if, so magiging, we set that our K is 1, so our K plus 1 is 2. So kaya nga itong tinetest ko 2 na to. So, kailangan sila ay K equivalent, tapos ito kailangan yung condition na to ay masunod. Okay? Okay, if and only if. O sige. Gamitin natin ang if and only if. If and only if. Yung S sub 2 ba ay 1 equivalent to S sub 5. And yung B of S sub 2 comma 0 ay pardon me, kapag sinulat ko yung equivalent, same na, note na lang natin to ha, note natin na parehas lang yan kasi ang hirap mag-curl. Sa B of S sub 5 gamma 0 and B of S sub 2 comma 1 is 1 equivalent to B of S sub 5 comma 1. Okay, sorry for that kasi na nakapos. Pero saan galing to? Ito, obviously ito ay galing dito. Sa C. Ito yun. Tapos, ito, X kasi ito eh, di ba? X kasi ito. At ang X natin ay input. Ang input natin, 0 tsaka 1. So, pinaghiwalay ko lang. Ito yung part ng 0, ito yung part ng 1. Okay? Okay, check natin. So, obviously, ito ay 1. Kasi nga, paano ko nasabing 1 to? Nasabi kong 1 yan kasi nga, si S sub 2 tsaka si S sub 5, as you observe, 1 equivalent sila. So, 1 yan. True yan ha? True. Ibig sabihin ng 1 yan ay true. Okay? And, test natin. And, nasaan ang next state ng S sub 2 comma 0? Ang S sub 2, ang S sub 2 comma 0, sorry, comma 0 ay pupunta sa S5. So, ito S5 to. Ito ay 1 ha. 1. Mga test yan, 1 equivalent. Okay. Ngayon, ano naman ang S5 comma 0? Ang S5 comma 0 ay pupunta sa S2. Ngayon, ang tanong, 1 equivalent ba sila? As you observe, ito si S2, ito si S5, magka-equivalent sila in 1 equivalent or magka-class sila. So, this is also true. So, meron tayong 1 and 1. Ngayon, how about yung B of S sub 2 comma 1? B of S sub 2 comma 1 is S sub 2. Ito S sub 2 to. Yung 5 naman, S sub 5 comma 1 is S sub 5. So, S sub 2 is 1 equivalent to S sub 5 and that is also yes.
So, ibig sabihin, sa loob ng P sub 2, magka-class pa rin si S2 tsaka si S5. Kasi nga, puro 1 yung binigay nila. Okay? Conjunction eh. Okay? Condition yan eh. Okay. Ngayon, kung si S2 at S5 ay magka-class, itetest naman natin si 6. So, gagamitin natin ng konting logical condition para hindi na tayo mag-aksaya ng marami pang test. Now, obviously, si S sub 2 tsaka si S sub 5 ay equivalent na, na-test ko na. Ngayon, pwede kong gamitin si S2 tsaka si S6 or si S5 tsaka si S6. Ngayon, kung kaklas ni S2 at magkaklas pa rin si S2 at si S6 sa loob, tatlo pa rin sila sa loob ng P2 na magkakaklas. Subukan natin. Test natin. I-test natin kung magkaklas si S2 is 2 equivalent to S6. O, check natin ha. Ito yung condition, di ba? If and only if S2 is 1 equivalent to S6 and B of S2, 0 is 1 equivalent to B of S6, 0 and B of S2, 1 is 1 equivalent to B of S6, 1. Okay. Okay. So again, obviously, itong first conjunct natin, makikita natin sa P1 na magkasama si S2 tsaka si S6 sa isa-isang class. So that is 1. And using the table, malalaman natin kung anong result ng B of S2, 0. Ang B of S2, 0 ay S5. B of S2, 0 is S5. Is 1 equivalent to B of S6, 0. B of S6, 0 is S1. S1. Ano? S1. So, S1 to. So, kung tatanungin mo ko, is S5 is 1 equivalent to S? S1. S1 or S sub 1 ay wala namang ibang ka-equivalent simula pa ng una. So, obviously, ang truth value nito, 0. And because conjunction to, no need nang itest to. Kasi mag 0 man yan o mag 1 man yan, yung third conjunct natin, lalabas dyan, 0. Tama? So, ibig sabihin, hindi ka class pagdating sa 2 equivalent, hindi magkaklas si S2 tsaka si S6. Pero si S2 tsaka si S5 magkaklas. So, no need nang itest si S between S5 and S6. Kasi nga, yung kaklase ni S5 na si S2, nung tinest ko sa S6, hindi sila magkaklas because of this. So, obviously, i-close ko na to at gagawa ng sariling class si S6. Okay? Hindi siya sasama sa ibang class. Basta hindi siya ka-class, gagawa siya ng sarili niyang class. And take note na si S6 ay hindi malungkot. Ang ibig sabihin lang nito na lumabas si S6 na mayroon na siyang sariling class na kung saan hindi na siya matatanggal kasi wala na siyang ibang kasama sa class na yon. Okay? Ngayon, kama na natin, check natin ngayon between S3 tsaka S4. Is S3 is 2 equivalent to S4? Na if and only if S3 is 1 equivalent to S4 and B of S3, 0 is 1 equivalent to B of S4, 0 and B of S3, 1 is 1 equivalent to B of S4, 1. So, check natin to. Obviously, from this S3 is 1 equivalent to S4. Tingnan natin yung magka-equivalent sila and that is yes.
Okay. So, check natin tong next state ng B of S3, 0. What is B of S3, 0? S2. S2. This is S2. Okay. Is 1 equivalent to B of S4, 0? S4, 0 is S5. S5. Sagutin na natin. And this is yes. This is 1. They are 1 equivalent. Makikita mo yan sa P1. 1 equivalent. Yung S2 tsaka S5. Pero may third pa. May third conjunct pa. What is B of S1, S3, 1? B of S3, 1 is S4. This is S4. Is 1 equivalent to B of S4, 1? B of S4, 1 is S3. And if we answer that, that is also yes. So, sa P2, magkasama pa rin si S3 at S4. Okay? Ngayon, sabi dito sa step number 3, tapos natin step 2, no? If P sub K plus 1 is not equal to P sub K, then increase K by 1 and repeat step number 2. So, obviously, hindi sila equal. Unang-una dito, ilan lang ang equivalent class mo dito? 1, 2, 3. Dito, 1, 2, 3, 4. So, hindi sila equal. So, ulit natin step 2. So, i-increase natin yung K natin naman sa increase by 1. So, kunin natin ngayon yung P3. So, unahin natin yung mga singleton natin na class. Sino yung mga singleton na class? Si S1, tsaka si S6. Hindi mo na kailangan itas yan. Kasi nga, wala ka na maitetest dyan kasi wala na silang kasama. Ngayon, itest natin between S2 tsaka S5. So, S2 is 3 equivalent to S5 if and only if S2 is 2 equivalent to S5 and B of S2, 0 is 2 equivalent to B of S5, 0 and B of S2, 1 is 2 equivalent to B of S5, 1. So, ito, madamo na yan, 1 yan. And S2, B of S2, 0 B of S2, 0 is S5. Ito, S5. Tapos, ano ang B of S5, 0? B of S5, 0 is S2. Okay, S2. Sagutin na natin. Are they equivalent? To equivalent? Nasaan yung 2? Yes. So, this is 1. And, B of S2, 1. B of S2, 1. B of S2, 1. B of S2, 1 is S2. S2. Nilagay ko pa. S2. Is 2 equivalent to B of S5, 1. B of S5, 1 is S5. S5. And I think that is also yes. So, dito, magkasama pa rin si S2 tsaka si S5. Next, si S3. Sorry, nasulat yun na agad. S3 is 3 equivalent to S4. If and only if S3 is 2 equivalent to S4, yes. And B of S3, 0 is 2 equivalent to B of S4, 0. And B of S4, and S3, 1 is 2 equivalent to B of S4, 1. What is
B of S 4, 0. B of S 4, 0. B of S 4, 0 is S5. This is S5. Is that 2 equivalent to B of S 4, 0? S 4, 0 is S5 also. B of S, sorry ah. Ano yung una? B of S3, 0. B of S3, 0 is S2. S2 pala to. Ito S5. And again, yes. Yes ang sagot doon. Tapos, B of S3, 1. B of S3, 1. S4. S4. Is 2 equivalent to B of S4, 1. B of S4, 1. S3. S3. Okay? And I think this is S3, S4 sa 2. Yes ba? Sa 2. Sa P2. Oh, yes. Oh, yes. Okay. So, done tayo. This is S4. Now, observe that P sub 2 may S1, may S6, magkaklas yung S2 tsaka S5, magkaklas yung S3 tsaka S4. So, nandito na tayo. Equal na sila. Kung equal na sila, ibig sabihin, tapos na. Okay? Tapos na. Ngayon, okay, observe that P sub 2 is now equal to P sub 3. So, from P sub 3 na may lamang S1, class of S1, class of S6, tapos class of S2 and S5, tapos class of S3 and S4. Pipiliin na lang ako ngayon. Kaya pipiliin ko ay choose S1, S2, S3, and S6. So, S1, S2, S3, and S6. So, ang ibig sabihin, ito na yung sinasabi ko. Ang ibig sabihin, ito, piliin mo to, piliin mo to. Dito sa dalawa, mimili ka na lang ng isa. Pipiliin ko si S2. Tatanggalin ko na si S5. Dito sa dalawang to, pipiliin ko si S3. Tatanggalin ko si S4. Mas pipiliin mo yung mas mababa yung subscript. So, we start with this machine. This machine contains six, take note, no? Six states. Pero ngayon, because of minimization, apat na lang. So, kaya pala. Yung ginagawa ng anim, kayang gawin ng apat. Okay? Ipapakita ko yan mamaya. Pero I will give you alternative solution for the minimization na mas organized ang solution. Ang tawag ko dito is set way. Ang tawag ko sa launa, no? Yung ginawa ko nganina, yung method 1 ko, method 1 of minimization process is what you call set way. Okay? Ngayon, yung aking gagawin ngayon ay table way. Table way. Ito naman yung table way. Sulat ko lang muna. Ito yung namin akong tetes ha kung tama lang yung aking ginawa. Mamaya na. Pakita ko muna yung second method ko ng pag-minimize. Okay, so ito si S1, S2, S3, S4, S5, S6. Okay. So, ito yung W natin. Ito ay 0, 1,
10 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Sinusulat ko lang yung table. Okay? From that, kukunin natin yung 1 equivalent. Ito yung 1 equivalent. So, ito yung unang class na makikita ko. I will call it class A. This class is 1 0, different from the first class. So, this is class B. And this class is different from class B and class A. So, this is class C. This is also C. This is also... No, no, no. Yes, this is class B and this is also class B. Okay? So, ang usual niyan, mas maganda kung susulat mo rin to. Okay? Okay. Ngayon, kunin natin yung next state. Dito na lang tayo tumingin, ha? Dito na lang tayo tumingin. So, dito ako magbibi. So, yung 0, 1 natin. S1, input. S1, diba? Ang S1, input 0, ay mapupunta sa S4. Tama? S1, input 0, ay pupunta sa S4. Si S4, C. So, lagay mo dito C. Ayun yun, si S4C. Class C siya. Class C. Okay? C3, C din. Ito si 3, oh. S3, C. Diba? S5, B. Kasi ito, 5. S5, B. S2, B. S2, B, S4, C, S5, ito yung S5 na sinasabi ko, ha? S5, ano ba 5? B, tapos S3, C, S2, B, S5, B, S6, no, S1, sorry, S1A, ito, S1, S1A, S6, B. Tapos kunin mo yung 2 equivalent. CC, yan yung unang CC na makikita mo. Class A ngayon yan. Siya yung unang class. CC is the first class. BB is different from CC, so that is B. So, walang kaugnayan yung AB, okay? Kahit sa pagsisection ng klase talaga, nauuna yung 3A sa 3B. Di ba? Kung may 3A, may 3B. Okay? So, class BC will be denoted by class C. Not because may C. Eh, dito wala namang C. A, pero CC is A, no? I hope you understand that. Class BC is again C. Class BB is B. Class AB, wala pa tayong class AB. So, that will give you D. Tapos, compare mo yung 1 tsaka yung 2. A, A, B, B, C, 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 B, 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 D. So, hindi sila equal. Kung hindi sila equal, tuloy mo lang. B na uli. Okay? Dito ka na mag-focus sa to. S4 now 01 01 01. S4 now is C. S3 C. S5 B. Ito yun, B. And then, S2, B. S2 ulit, B. S4, C. Saan ako? S5,
B, S3, C, S2, B, S5, B, S1, A, S6, D. Okay, 3 equivalent. A, class of CC is A, B, C, C, B, D. And observe now your 2 equivalent is also your 3 equivalent. Your 2 equivalent, your P2 is now equals to P3. Then the drop na natin, we choose S1, S2, S3, tsaka S6. Kagaya ng nangyari kanina. Kung ano yung nangyari sa set way, yun din yung mangyayari sa table way. Ngayon, paano ngayon kukunin yung sagot? Ngayon, gawa tayo table. Gagawa ko table, ha? Dito ako magkasagot. So, ito na yung bagong minimize transition table. So, meron kang S1, S2, S3, S6. So, yung W natin na 0, 1, ang S1 natin 0, 1, ang S2, 1, 0, ang S3, 0, 0, tapos yung S6, 1, 0. Ang next state natin ay S4, wala nang S4. Sino bang representative na pumalit kay S4 si S3? Sa bawat S4 na makikita mo, papalitan mo ng S3. So, S3, S3 na yan. Wala ka ng 5. So, S2 na yan. Yung S5 na to, magiging S2. So, itong S2, S2 pa rin. S2, S3. 3, S1, S6. So, yan na yung table nun. No? Tanda mo, no? Sa pag nakita mo yung S5, papalitan mo ng S2. Pag nakita mo yung S4, papalitan mo ng S3. Eh, check natin. Gawa tayo input. Input tayo ng 101. Anong output niyan? Start tayo dito. Dito muna tayo sa A. Ito yung B. Yung A natin, original machine. Ito yung minimize machine. So, sa A, ang 1, yung S1, nag-input ka ng 1, ang output mo 1. Pupunta ka ng S3. Pag nasa S3 ka na, mag-i-input ka ng 0, mag-a-output ka ng 0, pupunta ka ng S2. Okay? From S2, mag-input ka ng 1, output mo 0, babalik ka ng S2. Ito ang LTS nito, S2. Yan yung sa A. Puntahan natin yung B. Same input, 1, 0, 1. Y. So, sa S1, sabi tayo, ha? Input ka ng 1, output ka ng 1, pupunta ka S3. Pag nasa S3 ka, nag-input ka ng 0, output mo 0, pupunta ka ng S2. From S2, nag-input ka ng 1, output mo 0, pupunta ka ng S2.
ang LTS mo S2. So, mapapansin mo, actually, in general yan, kung ano yung kung parehas yung input dito at yung output nito, dahil sila ay equivalent now, equivalent machine to, yun nga lang, si B ay minimum number of states, parehas lang ang lalabas. Okay, sa lahat ng input string na i-input mo sa B, input mo sa A, parehas lang ng output. Hindi parehas palagi ng LTS, yung last state last transition state, pero sisiguraduhin ko ito kasi wala pang natanggal. Kung hindi siya, kung hindi yung state na yon ng LTS, yung ka-equivalent niya. Tulad nito, ito, dalawang to equivalent to. Tsaka ito. Okay? Okay, now, para mas ma-visualize natin, drawing natin yung transition diagram. So, start tayo. S1, input 0, pupunta siya ng S3. Tama? Input ka ng 1. Anong output nito, by the way? Ang output nito ay 0 din. 0 din. Tapos, ang input 1 niya, 1 din. Punta ka rin S3. From S3, input ka ng 1 tsaka 0, input ka ng 0 muna, output ka ng 1. Input ka ng 1, output ka ng 0. Sorry, sana ba ako? S3. S1, input 0, output 0. S1, input 1, output 1. Saan pupunta? S3. Si S2 pala to. Mali. Gawa tayo S2. Dito si S2. Oops. Dito si S2. Si S2, si S2, input ka ng 1 or 0, babalik lang siya sa S2. Okay? Input ka ng 1, output ka 0. Input ka 0, input ka ng 1, output ka ng 0. Input ka ng 0, output ka ng 1. Yan yung S2. Okay. Tapos, si S6, si S6. Dito sa S6. S6. Input ka ng 1, punta ka S1. Input ka ng 1, punta ka ng S, input ka ng 1, output ka ng 0. Input ka ng 0. Wait, tama. Input ka ng 1, no. Input ka ng 0. Erase. Draw. Input ka ng 0. 0. Output ka ng 1. At saan ka pupunta? Sa S1. Ngayon naman, input ka ng 1, output ka ng 0, balik ka S6. Input ka ng 1, output ka ng 0, balik ka ng S6. Ayan. Ngayon. So, ito yung itsura ng minimize finite state machine. Ngayon, ang kagandahan dito, meron tayong tinatawag na unreachable state. There
may be a further step following minimization, as it may not be possible to reach some of the states of the finite state machines. Such state can be eliminated without affecting the finite state machine. We shall illustrate this point by considering our example, earlier example. Ayan, ito. No? Saan ba tayo magsisimula? Siyempre sa start. From the start, you can reach S1. From the start, because there's a transition from S1 to S3, you can reach, S3 is reachable. But you observe, please observe the following states. Can you reach S2 from the starting state? No. Another question is, can you reach S6 from the starting state? Is there a transition from S1 going to S6? Yes, there is a transition from S6 going to S1. Pero that is also unreachable. Ito yung dalawang klase ng tinatawag na unreachable. Unreachable because there's no transition connecting to the states which is reachable from S1. Ito kasi may transition to eh. Kaya lang ang problema, yung transition na to ay papasok sa S1. Hindi pa rin siya unreachable. Ito yung dalawang mukha ng unreachable. Ito talaga obviously unreachable to. Ito, balat kayong unreachable to, pero unreachable talaga yan. Dahil hindi mo pwedeng mapuntahan yung S6. Oh yes, yung S6 makakapunta sa S1. Eh ang tanong, kung mapupuntahan ba siya ng transition kung ang start natin ay nasa S1? Hindi. So, ibig sabihin, after minimization, you can reduce further. So, yung machine natin ngayon, S1, 0011, S3. Ito na lang yon. Okay? So, paano yon? Yung kanina, yung X natin, 101, tama ba? Yung X natin, 101. Ano output niyan? Input ka ng 1, S1, input 0, S3. Okay. Ito na ngayon yung ating machine. From S1, saan ba? Ayun. Wait. Si S3, hindi ko ata nalagyan ng transition itong si S3. Ba't may transition si S3? Sorry ha. Wait. Nakalimutan ko kasi S3. Wait, S3. Walang transition sa S3, oh. Hindi ko pwede, alam mo naman yun. Input 0 going to S2. Ay, hindi pala unreachable si... Wait lang. Burayin ko muna ito, ha. Replay tayo, erase. Nakalimutan ko lagyan yung... yung mga magugulo, tanggalin ko muna. Okay, draw tayo. Dagdag ko to. Yung transition ng S3, nakalimutan ko. Okay. Gawin muna natin bago tayo mag-usap ng unreachable. Pero isa unreachable, automatic na yan. Si S3, if you input 0, your output is 0. S3... input 0, output 0, going to S2. Input 1, output 0, going to S3. So, isa lang pala unreachable. So, dudugtungan pa natin to ng 0, 0. Ito yung S2.
na may 10. Oh, pwede na rin to. 01. Isa lang naman transition yan. Okay. So, ito lang tatanggalin ko. Ito lang pala. Sorry. Hindi ko nalagay kasi yung transition ng S3. Kaya sabi ko unreachable. So, napaliwanag ko na yung dalawang klaseng unreachable. Yung unreachable na talagang isolated, tsaka yung unreachable na hindi siya isolated, pero hindi talaga siya reachable from the starting state. Okay? So, subukan natin ito. So, tatlo na lang ngayon. Tatlo na lang ngayon yung ating state, no? States. Yung Y natin dito. From S1, if you input 1, your output is 1. You're going to S3. From S3, if you input 0, so, kulang na naman. Wala akong input 1. S3, yun, wala ako nun. Ito yung input 1, output 0. From S3, if you input 0, your output is 0, you're going to S2. From S2, if you input 1, your output is 0. And yung LTS mo, S2. Yun pa rin. So, observe natin, no? 100, 100, 100. So, ito na talaga yung minimize. Ang tawag yan ay minimize. Minimize. Finite state machine without unreachable states. Ayan na yun. Sure na yan. Okay? So, one example is enough to explain everything. Unfortunately, next meeting is our final exam. Hindi tayo umabot sa isang topic pa. Pero okay na yun. Turo ko na lang pag nag-face to face na yung isang topic na mahalaga din. Pero at least, kahit pa paano, natuto ka sa ganitong klaseng math, no? Medyo kakaibang math to. Okay, so, explain ko na lang din kung ano yung mangyayari sa final exam sa room or sa GC, okay? So, I hope you understand everything sa video na to. So, ingat kayo. See you soon. Mag-ingat ang lahat.